Hello mga bata, ang asignatura natin ngayon ay Mathematics 2, Quarter 4, Week 1. Ang paksa na ating pag-uusapan ay ang pagsabi at pagsulat ng oras sa minuto o AM at PM gamit ang analog at digital clocks. Handa na ba kayo mga bata? Okay, bilang panimula, sa nakalipas na taon, ay natutuhan mo ang paggamit ng orasan at ang pagsabi at pagsulat ng oras at paglutas ng suliranin na may kaugnayan sa pagtukoy ng oras. Ang layunin natin sa aralin o paksang ito ay natutuhan ang pagsabi at pagsulat ng oras sa minuto, ang AM at PM gamit ang analog at digital clocks. Natutuhan din ang pagpapakita, paglalarawan at pagtuklas ng suliranin na may kinalaman sa oras, AM at PM at elapsed time. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano basahin at isulat ang angkop na salita gamit ang AM at PM sa analog at digital clocks. Ang larawan A ay ang tinatawag nating analog clock. Sa larawan A, ang oras ay 1:25 PM, ika-isa at 25 minuto ng hapon. 25 minuto makalipas ang ika-isa ng hapon o 35 minuto bago maging ika-dalawa ng hapon. Tingnan ang larawan B. Ito ay ang tinatawag na digital clock. Ang oras na nasa larawan B ay 7:55 AM, ikapito at 55 minuto ng umaga. 55 na minuto pagkatapos ng ikapito ng umaga. Tatandaan natin na sa oras, ang ibig sabihin ng AM ay ante meridian o before midday. At ang PM naman ay ang ibig sabihin post meridian o after midday. Ang AM ay mula ika-12:01 ng madaling araw hanggang ika-11:59 ng umaga. At ang PM naman ay mula ika-12:01 ng hapon hanggang ika-11:59 ng gabi. Ito ang iba pang mga halimbawa. Tingnan natin. Iguhit ang oras na nasa 4:50 PM sa analog clock at isulat ang angkop na salita nito. Ang maikling kamay ay dapat nakaturo malapit sa ika-5. At ang mahabang kamay naman na kumakatawan sa minuto ng orasan ay nasa ika-10. Ang oras na 4:50 PM ay maaaring basahin at isulat sa pamamagitan ng sumusunod na mga salita. Ika-4 at 50 minuto ng hapon. 50 o 50 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. O 10 minuto bago maging ika-5 ng hapon. Tatandaan natin na ang mahabang kamay sa orasan ay kumakatawan sa minuto. At may katumbas na 5 minuto ang bawat isang hakbang na bilang. Samantalang ang maikling kamay ay kumakatawan sa oras. Gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin at isulat sa kahon ang angkop na salita ng bawat oras sa analog clock. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Number 1,
oras ay 3:35 PM. Ang salita nito ay 3:35 ng hapon. Number 2. Ang oras ay 1:30 PM. At ang salita nito ay 1:30 ng hapon. Number 3. Ang oras ay 8:55 AM. Ang salita ay 8:55 ng umaga. Number 4. 4:05 PM. Ang salita nito ay 4:05 ng hapon. At sa number 5 ay ang oras 5:45 AM. Ang salita ay 5:45 ng umaga. Okay, nasundan ba mga bata ang tamang sagot? Magaling! Ngayon naman, sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin at unawain ang mga oras na nakasulat sa unang kolom sa ibaba. Isulat ang digital clock at iguhit sa analog clock ang angkop na oras sa katapat na kolom. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. 30 minuto makalipas ang 10 ng hapon. Ito ay may sulat sa analog digital na 10:30 PM at sa analog naman ay ganito. Number 2. 7:10 ng umaga. Sa analog at digital clock, ito ay magiging 7:10 AM at okay, number 3. 45 minuto bago maging 6 ng umaga. Sa digital clock ay 5:15 AM at sa analog naman ay ganito. Number 4. 8:15 ng hapon. Sa digital clock ay at sa analog naman ay okay, at ang number 5, 20 minuto makalipas ang 3 ng hapon. Sa digital clock ay at sa analog naman ay okay. Ganyan din bang sagot niyo mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang basahin mabuti ang bawat gawain sa ibaba. Hanapin sa digital clock ang angkop na oras. Pumili ng isang oras lamang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang pagpipilian ng mga oras ay 6:30 AM, 6 PM, 8 PM, 7:45 AM, at 9 AM. Number 1, ang oras ng pasok ni Celso ay 8 AM. Anong oras siya dapat na nasa paaralan upang hindi mahuli sa klase?
Tama, 7:45 a.m. Number 2. Ito ang angkop na oras ng paggawa ng takdang aralin bago matulog sa gabi. Ang sagot ay tama, 6 p.m. Number 3. Ito ang angkop na oras upang kumain ng almusal bago pumasok sa paaralan. Ang tamang sagot ay tama, 6:30 a.m. Number 4. Ang angkop na oras upang matulog ng maaga ay tama, 8 p.m. Number 5. Ito ang angkop na oras para makapaglaro tuwing araw ng Sabado. Anong oras kaya ito? Ito ay tama, 9 a.m. Okay, ganyan din bang mga kasagutan yung mga bata? Magaling! Ngayon naman, tayo dumako sa pangalawang paksa na ating pag-aaralan at ito ay ang pagpapakita, paglalarawan at paglutas ng suliranin na may kaugnayan sa oras, minuto, kasama ang AM at PM at ang elapsed time ng araw. Handa na ba kayo mga bata? Okay, bilang panimula, sa nakalipas na aralin ay natutuhan mo na ang pagtukoy ng oras sa analog clock at sa digital clock. Natutuhan mo na rin ang pagbasa at pagsulat ng oras gamit ang AM at PM. Ang layunin natin sa araling ito o paksang ito ay natutuhan ang pagpapakita, paglalarawan at ang paglutas ng isang suliranin na may kaugnayan sa oras tulad ng minuto, kasama ang AM, PM at ang elapsed time sa araw. Tingnan ang halimbawa. Suriin mo kung paano ipinakita, inilarawan at nilutas ang suliranin. Halimbawa 1. Araw ng Linggo, kaya naman maagang umalis si Lito upang magsimba. Umalis siya ng bahay ng 6:30 a.m. at nakabalik siya ng bahay ng 8:30 a.m. Ilang oras siyang wala sa kanilang bahay? Tingnan natin ang solusyon. Tingnan ang oras sa orasan. 6:30 a.m. oras nang siya ay umalis ng bahay. At sa pangalawang orasan naman ay 8:30 a.m. ang oras nang siya ay nakabalik. Paghambingin at kunin ang elapsed time na 8:30 a.m. at 6:30 a.m. Ibabawas ito. Kaya naman, ang elapsed time ay 2 hours. Kaya ang sagot, si Lito ay 2 oras o is 120 minuto na nawala sa kanilang bahay. Tandaan, paghambingin ang 2 magkaibang oras upang matukoy ang kanilang pagkakaiba o difference. Ang difference ng 2 magkaibang oras ay tinatawag na elapsed time. Ang isang oras ay may katumbas na 60 o 60 minuto. Halimbawa, 2. Hindi lumabas ng bahay ang magkapatid na sina Ellen at Vince mula Marso 12, 2020 hanggang Marso 30, 2020 dahil sa ipinatupad na Enhanced Community Quarantine o ECQ sa kanilang lugar. Ilang araw ang itinagal ng magkapatid sa hindi paglabas ng bahay?
tingnan natin ang unang solusyon. Marso 30, 2020 at Marso 12, 2020. Ibabawas natin o tayo ay magbabawas ng 30 minus 12 is equal to 18. So, 18 na araw. Ito ang isa pang solusyon. Isulat natin ang taon, buwan at araw. Taon ay 2020, ang buwan ay 3 o 3 at ang araw ay 30. Parehong 2020, pareho ng buwan na 3 at ang araw ay 12. Kapag atin ay ibabawas, 30 minus 12 ay 18. Kaya, 18 na araw na hindi lumabas ng bahay ang magkapatid. Sa solution 2 o pangalawang solution naman, maaaring gamitin ang kalendaryo upang matukoy ang bilang ng araw na lumipas. Bilugan ang araw o ang bilang na sumunod sa araw kung kailan nagsimula ang kanilang pamamalagi sa loob ng bahay. Ang sagot ay 18 o 18 na araw na hindi lumabas ng bahay ang magkapatid. Naintindihan ba mga bata? Okay. Halimbawa 3 o ikatlong halimbawa. Paglutas ng suliranin. Ang suliranin ay nakatakdang maglaro ng basketball sina Ron, Arnel, Noel, Rick at Jesse sa ika-apat na hapon pagkatapos ng kanilang klase. Dumating sila sa basketball court 15 minuto bago ang nakatakdang oras ng kani-kanilang paglalaro. Ilang minuto ang kailangan nilang hintayin bago magsimula ang kanilang laro? Tingnan natin ang solusyon. Gamit ang Polya's 4-step process, ang step 1 ay unawain ang sitwasyon o understand the problem. Ano ang tanong sa suliranin? Ang sagot ay ang oras sa minuto bago magsimula ang nakatakdang laro. Number 2. Ano-ano ang datos na inilahad? Sagot ay 15 minuto bago ang itinakdang oras na paglalaro, ika-apat ng hapon na nakatakdang oras ng paglalaro. Step 2. Mag-isip ng plano o devise a plan. Number 1. Ano ang operasyong gagamitin? Ang sagot ay pagbabawas o subtraction. Ano ang pamilang na pangungusap? Ang sagot ay 4 PM minus 3:45 PM is equal to N. Sa step 3 naman ay isakatuparan ang plano o solve. Ang solution ay 4 PM minus 3:45 PM is equal to N. Tandaan natin na ang isang oras ay may katumbas na 60 minuto at gayon din ang 4 ay kapareho lang ng 360. Kaya naman ang 4 PM minus 3:45 ay magiging 3 and 60 minutes minus 3 and 45, dahil ay katumbas ng isang oras ay 60 minuto kapag pinagsama sa 3 ay 4. Kaya naman 360 minus 3:45 ay tama. Ang sagot 15 minuto ang kailangan nilang hintayin bago magsimula ang kanilang laro. Sa step 4 naman, balikan muli o look back or check. 15 minuto ang oras na kailangan nilang hintayin.
345 plus 15 equals 3 and 60 minutes o 4 nakatakdang oras ng paglalaro. Ika-apat o 4 ang nakatakdang laro ni Ron, Arnel, Noel, Rick at Jesse. Dumating sila ng 15 minuto bago ang nakatakdang oras ng kanilang laro. Sa makatuwid, 15 minuto ang kailangan nilang hintayin bago magsimula ang kanilang laro. Lagi nating tatandaan mga bata na ang sa paglutas ng suliranin na may kaugnayan sa oras, gamit ang pagkuha ng elapsed time at ang kalendaryo, mahalaga na unawain ang suliranin at tukuyin kung ano ang tanong sa suliranin. Maaaring lutasin ang suliranin gamit ang Polya's 4-step process. Subukan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin at unawaing mabuti ang suliranin sa ibaba. Sagutin ang mga tanong at isulat sa patlang ang tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Umalis ng bahay ang magkakapatid na Eman at Ethan nang ika-apat na hapon upang manood ng palabas sa plaza. Nakauwi sila ng bahay 15 minuto makalipas ang ika-5 ng hapon. Ilang minuto ang inilagi ng magkapatid sa panonood ng palabas sa plaza? Unang, number 1, ano ang tanong sa suliranin? Number 2, ano-ano ang datos na inilahad? At number 3, ano ang operasyong gagamitin? Number 4, ano ang pamilang na pangungusap? At number 5, ano ang tamang sagot? Tingnan natin ang mga kasagutan. Sa number 1, ang sagot ay tama, bilang ng oras na nilagi ng magkapatid sa plaza. Sa number 2 naman ay ang mga datos. 4 PM, umalis ng bahay. 5:15 PM, nakauwi. Sa number 3 naman, nasagot ay pagbabawas o subtraction. Number 4, 5:15 PM o 4 PM equals minus 4 PM equals N. Ang solution ay sa number 5, 5:15 minus 4 is equal to 1:15. Dahil lagi nating tatandaan na ang isang oras ay katumbas ng 60 minuto, kaya ang 60 plus 15 ay equal 75 na isang oras at 15 minuto o 75 minuto ang nilagi nila sa plaza. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin ang talata sa loob ng kahon at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ilagay sa kwaderno ang iyong sagot. Si Gab ay dumating sa bahay ng kanyang lolo sa Bulacan ng Sabado sa 5 ng hapon. Huwebes na ng sumunod na linggo, sa 5 ng hapon siya bumalik ng kanilang bahay. Mga tanong. Una, o number 1, ilang araw ang lumipas bago bumalik si Gab sa kanilang bahay? Number 2, kung bumalik si Gab ng bahay makalipas ang 4 na araw, anong araw siya nakauwi ng bahay? Pangatlo, kung hindi bumalik si Gab ng Huwebes at ninais ng mamalagi ng 5 araw pa, anong araw siya babalik ng bahay? At number 4, kung umalis si Gab ng Sabado sa 9 ng umaga at dumating siya sa bahay ng lolo niya sa ganap na 2 ng hapon sa parehong araw, ilang oras ang kanyang nilakbay? Tingnan natin ang mga kasagutan.
Sa number 1, 5 araw ang lumipas bago bumalik si Gab sa kanilang bahay. Number 2, Miyerkules o Wednesday. Number 3, Martes o Tuesday. Number 4, 14 o 14. Ay 2 PM. Minus 9 AM to quarter 4 week 1. Thank you for watching and God bless everyone.